Magandang araw po sa ating lahat, Maricel M. Aquino. Malapit na po ang Chinese New Year kung Hey Pak Choi. Ayan, January 21, 2023. Sa linggo na po, ayan, kagaya rin po ng ating celebration ng New Year, tayo po ay welcome din natin ang Chinese New Year ng positibo at masaya. Ayan. May ilan-ilan lang po akong tips para sa Chinese New Year, darating na Chinese New Year. Ayan, syempre po kailangan malinis ang ating bahay. Pwede, bago pa lang po mag-Chinese New Year, maglinis-linis yung bahay, mag-agyo-agyo, lalo na mga ilalim ng sofa, ng kama. Ayan, kailangan po malinis para positibo ang mga doon. Habang naglilinis po tayo, buksan natin ang mga pinto, ang mga bintana para dumala yung mga positive energies. At pwede po tayo mag-insenso. Ayan, insenso yun, mag-cleansing po tayo para pumasok ang mga positive energies sa ating bahay. At syempre po, maglagay tayo ng halaman. Kailangan lagi po tayo may halaman, yung kahit tatlong halaman lang sa labas ng ating pinto at sa loob ng ating bahay, yung mga pwedeng palmera, money tree. Kung meron po kayong mga lucky plants na money tree, ayan, maganda po yan. Palmera, kahit tatlo lang po yan, pumili po kayo yung money tree, ayan, yung rubber plant, ayan, tatlo lang po kahit po meron na kayong ganyan. Snake plant, yung mga mumurahin lang na halaman, okay na po yun. Ayan po kasi ay nag-a-attract ng mga positive energies. Money plant, snake plant, money tree, palm tree. Yan, dapat meron po tayo sa labas at loob ng ating tahanan. Lalo na yung money plant, mura lang po yan. At syempre po, isang tip lang po, kailangan ang ating table, kahit po anong, kahit for everyday po, dapat ating lamesa, lagi po siyang, hindi siya empty. Yung kahit paano, kahit may laman, kahit po asin, kahit may asin, kahit may sugar, kailangan laging may laman ang ating table. Kung lagi kayo naglalagay ng fruits sa table, maganda rin po yun. Lagi may fruits or asin or vinegar or sugar. Basta po may laman ang inyong lamesa para po yan ay parang hindi kayo nawawalan. Parang kasaganaan. At may mga inihahanda po para sa Chinese New Year na mga sinuturing nilang lucky foods for Chinese. Ayan, yung mga lucky foods nila, kagaya po ng isda, fish. Ang fish po, sa kanila po kasi yan, iyan ay for prosperity. Kasi nga mabilis ang kilos ng isda at sinasabing iyan ay parang sa pagdodoble. Pagdodoble pa ng, halimbawa kung swerte ka ngayon, mas suswertehin ka pa sa susunod na taon. Ayan yung isda. Lucky fish. Usually, ang inihahanda nila ay yung mga carp, yung mga mudfish, yung catfish. Ayan, inihahanda nila yan. Kasi ang isda rin ay mabilis kumilos. Kaya yan ay nag-a-attract ng abundance and prosperity. At success. Yun din pong dumplings. Yung dumplings, ayan, yung korte po kasi ng dumplings ay parang yung nakikita natin sa mga sinasabit yung mga parang boat shape yung dumplings. Yan po ay nag-a-attract din ng abundance yung dumplings at yung boat shape niya at saka yung laman niya ay for money, to attract money at to bring wealth and prosperity. Naghahanda rin po sila ng whole chicken. Whole chicken ang nire-represent naman po niya ay for wholeness ng family, yung unity ng pamilya, yung buong chicken talaga, whole chicken. Ang usually yung feet sa kanila sa Chinese, kinakain ng breadwinner yung paa kasi nga siya yung kumakayod, nagre-represent siya nung siya yung breadwinner, siya yung do the hard work. At ang cake, ayan yung cake, dahil nga iyan ay round at matamis, iyan po ay for unity din at abundance. Yung mga spring rolls, yan po, kasi veggies ang loob niyan, syempre for good health and ano na rin, prosperity, abundance. Yan po yung mga talagang lucky food sa Chinese. Yung iba tayo, naghahanda rin po tayo, kahit mga noodles, yung mga pansit-pansit, naghahanda tayo. Yung pansit, syempre for longevity, hindi yan ginugupit, hindi pinuputol, syempre for long life. Yung mga pork belly, syempre alam naman natin ng pork for abundance, nagmamantika, pork belly. Yan yung iba, yung nag-ano tayo, minsan nag-lilitsyon pa, bumibili pa ng litsyon. Hipon, ang hipon kasali din po, yung mga veggies, at syempre ang mga fruits. Ang fruits syempre, yung mga pomelos, oranges, kiat-kiat, yan po ay for prosperity. Pinya, yung onglay, yan po ay for many opportunities.
Yan lang po eh, yung iba ay marami pang mga inihahanda na kagaya po ng tikoy. Ayan, for ang tikoy nagmahal na ngayon. Ayan, kasi malapit ang Chinese New Year. Siguro pagkatapos ng Chinese New Year, magmumura ulit siya kasi lahat nagmahal, yung mga asukal, ayan, nagtaas lang mga bilihin. Kaya yung tikoy nagtaas din. Ayan, talaga hindi nawawala ang tikoy. Ang tikoy, masarap kasi yung piniprito. Ayan, yung shape niya ay round, for money, for prosperity. At saka yung mga kakanin kasi, malagkit for unity ng pamilya, for harmony, ayan, ng pamilya. Ayan, yan lang po guys, sana ay nagustuhan yung video nito, at sana po ay mag-like, share, and follow po kayo, at syempre po, sasamahan natin ng sipag, tiyaga, at panalangin, higit sa lahat ay panalangin sa itaas. To God be all the glory. Maraming salamat po. Kung hey, Pachoy.